Ayo nggak pantas. So ito guys, magandang hapon sa inyo lahat. Nandito tayo ngayon sa may Barangay Laiban sa may Tanay Rizal. At ito yung entrance ko ba yun, papunta sa sikat na pasyalan ngayon. Nandun po yung Laiban Dam, tsaka yung mga iba't ibang view ng river, tsaka mga bundok. Yun yung papasyalan natin ngayon. No, papakita ko muna tong entrance. Yan, tapos yung Sierra Madre. Yan. So meron silang kung dito. Tour guide dito sa may barangay hall to, sir, no? Yun po ang barangay hall. Ah, itong barangay outpost lang po. Ah, barangay outpost, okay. So ito yung mga ibang-ibang tourist attraction sa may barangay Laiban. Meron nga Mount Lubo, Mount Ngusong Kabayo, sir, no? Mount Tangwa, Puting Bato River, Laiban Falls, Mount Tuyang, tsaka Mount Kalbo. Yan. Pero yung pupunta natin yung Laiban Dam, doon tayo magsisimula. Okay, so meron silang tourism kwan dito guys. Kailangan nyo ng tour guide para makapasyal dito. Oh. Yun, magpapaanod sila. Magpapaanod? Bando sa atin, dito sila uuwi. Ito sir, ang katutubo to? Hindi ito sir, dayo lang din. Dayo lang din? Kasi yung kapatid niya po dito na rin yung kumanda. Ah, so kwan din, kamag-anak. Ay, may bahay pala dun, no? Ano po yan? Pag Manila po, may ari nyo. Ba't sila nagtayo dyan? Ba't sila nagtayo ng bahay dyan, sir? Ano po yan? Kanila na po yan. Sinaling na po yan. Ano? Sinaling ang karapatan. Ay, may sasakyan sila. Opo. Sila na po yung mag-aagaga nyo. Bali, saan papasok yan? Diyan po, sa labas. Ano yan? Kanyang tunay pa ba? Ah, may palabas dyan? Oh, wala na po. Hanggang sila sa loob na yan. Ah, di paano makabalik? Dito rin sila dadaan. Ah, dito rin? Oo. Ah, okay, talagang kung ano, off-road talaga. Pero pag tag-aral sir, yung mga darwin mayo. Oo. Ito puro ito sasakyan. Pwede, kaya pala tagad sasakyan dito. Ito sa gruto, pag 4x4. Oo, 4x4 na. Marami po rin tumumabaw ang 4x4. Mga nagaano lang sila gagala, mga eagle trial. Oo. Ah, yun kung tinitesting yung sasakyan. Tonto eh, kasi kan eh. Lalo na pag lumubog yan, ana. Wala pa namang lumubog na kanto. 4x4, wala pang sumablay. Wala pa po. Kahit malakas ang naalos dyan, ah, tawid sila. Hindi kasi matatansya naman nila kung malalim yan, di ba? Okay. Hindi nila matadaan yan eh. Kumbaga ako lang. Ayan sir, ang mga katutubo. Ah, ito yung katutubo. Anong tawag dyan, sir? Mga katutubo, mga dumagat. Dumagat? Opo. Ayun. Naglalabahan po sila dyan. Dyan na rin kakain sa pinaglalabahan nila. Dito na rin? Simple lang yung kanila lang. Pagising nila, luto. Yeah. Kain, tulog. Okay. Wala silang hanap buhay. Mga nagagawa po na sa wallet. Mga dimding. Ah. Okay, yung mga nakatira dito matagal na pala to. Ayun na, may sariling bayan nito, kabayan na. Gumawa sila ng rampahan. Pero yung baka sir, hindi aabutin dyan. Hindi po yan, yung taas po yan. Oo. Hindi na po. Ah. Yun dun kanila lang pala. Okay, yun dun lang. Ito po dati ang barangay Laiban. Ah, dito yung barangay nyo dati? Dami. So ano na, dito sila tumitira, tapos dito na rin natutulog? Opo. Ay, dito sila, may trabaho sila sa Metro Manila? Opo. Pwede na rin, makamura na kasi parang resort na. Yung iba, pwede nila i-convert pang negosyo, boss. Sa Paul, gagawin ko ng resort.
Hindi ata pwede yun, no? Ito maputik. Sino babawi nun? Yung namumuno po ng patutubo. Ah. May dumana sa sasakyan dito? Opo, 4x4 po. Oh, grabe pala na. Diyaka sa kabila, biniting po yan. Oo. Oh. Biniting lahat ng mga patutubo kung sang-ayon ba sila sa pagkayo ng kaliwa. Kung kasi sir, di ba, nung panahon ni Gloria yata yun, di ba, natigil yung Kaliwa Dam? Hindi natuloy, di ba? Napanalo nila yung kan. Nagpo-post sila. Ngayon, natuloy na, na tinutuloy na po yung Kaliwa Dam. Oo. Oh. Ilan rin sila nagpa-meeting sa nakatan din ako ng meeting nila. So, ibig sabihin pala, kasama talaga to sa kan kasi nag-meeting dito eh, no? Opo, nag-meeting po rito. Oo. Oh. San Andres. Kaya po ito nakakasama sir kasi yung inog po na yan. Oo. Oh. Yung isa lang po kasi yan eh, pag ganun po yan eh. Tapos po dun sa, ang diretso po ng Kaliwa Dam. Kaliwa Dam. Mm. So para in short, parang konti. Kukuha ng tubig si Kaliwa dito. Opo. Oh, yan lang eh. Sakto lang. Nasusupply din po ng tubig sa punta dun. Oo. So kumbaga, tunneling lang siguro dito, no? Siguro. Oo. Dalawa yan, ilan natin at saka Dumutan River. Mag-iisa na yan doon sa Magata, Manggaha na oh. Ito ng Laiban. Oh. Mag-iisa na yan. Gusto tayo ng parang ida na ida. Oh. Hanggang Quezon na po yun. Quezon. Quezon Province. Okay. Itong dilaw, ito yung luya. Ito itong naninilaw to. Ah, naninilaw. Ayun po, kalamansi yan. Ayun. Kalamansi. Ito. So yung mga nagtatanong dito kabayan, yung mga hanap buhay nila dito, nangangalakal lang mga kanya? Gulay-gulay sir. Gulay-gulay. Opo. Kadalasan yung ginagawa mga katutupo dito? Opo, yan lang naman po ang hanap buhay rito sir. Oo. Pagka yung may mga ano, nagkakaroon lang ng trabaho rito na construction worker, pagka yung may nagpapagawa ng school, gawin ng school, yun. So meron din ko dito yung ino-on-call? Mga school naman. Oo. Natawagan sila. Nakakala ko nakakapag-apply kung natin po nakakataho. Ayaw. Ayun lang. Tatanin lang mais. Ano yung grotto, sir? Ano ibig sabihin ng grotto? Santo? Ano? May santo? May santo po rin ang ribolto. Ribolto? Grotto. Kulay green yung tubig ah. Pag mag-green yung tubig sir, ibig sabihin ko malalim. Malalim yan? Pagka yung ganyan kita mo yung blue. Yung blue? Malalim na pala yun ah. May tangke yan. Opo. Ito yung mag-i-give nila. Sa galing yung tubig, boss? Sa bukal, sir. Sa bukal? Ano yung bukal? Ang galing po sa ilalim ng dito. Hindi na nakapilter yan. Malinis naman. Opo, malinis po yun. Kasi galing na po siya sa mga batuhan sa ilalim ng mga bato. Okay. Nasala na siya. Nasasala na. Ugat-ugat ng mga puno. Yung lupa, nababagsak niya sa lupang ganyan. Malabas ulit siya sa ilalim ng lupa. Pwede nang inumin. Hindi na ubos yung tubig. Hindi po yan, sir. So ito na yung Laiban Dam. Ngayon na po yung magiging Laiban Dam sa ano na hindi natapos. Ito sana yung gagawing project. Nung panahon ni kanina sir? Yung
President Marquez po. Pero kinonstruct lang nila. Opo, kasi hindi po natapos. Lusot po yan hanggang sa kabila. Ito, may naliligo pala dito. Oh, ito na yung konvena. Malapit ka ba tayo sa buhanga nila? Kaya sir, naman natin. Pinakamalapit. So, ang diretso niyan, wala na yan. Labas po doon. Labas na. Kaso nakakatakot siya pumunta dyan sa loob, but bitak-bitak na nga po yung dilid. Ah, bitak-bitak na? Mm-hmm. Kuha na to eh, kasi matagal na po kasi po rin. 50 years lifespan ito eh. Eh, kuha na. Mag 40 years na to. Siguro sir, meron na po. Pero okay kasi wala namang laman tubig to, di ba? Meron po sir, isang talog. So, ibig sabihin yung butas na yan, dito, dyan lalabas yung tubig? Papasok po. Ha, papasok yung tubig? Hmm, doon po lalabas. Saan siya lalabas? Doon po, babila. Ah. Ayun, laki pala nito na. Kasi kung konser, kung tinuloy yan, dapat itong nilalakaran natin, tubig na to, di ba? Tubig na to. Ngayon, pag naka-unsuit sila, gusto niyo pasukin natin doon? Sige, diyan natin. Ha? Oo. Pag nakadaan po sila na eh. Ano yun sila? Nadaan yata dyan. Turista ba yan? Hindi po, mga nakatira po yun sa kabila. Ah, dyan sila dadaan? Opo. Ooh. Ba't may nakalagay na DPWSR? Region 4A sa Survey K. Sa NWSS po yan. Atin natin sila doon sir. Maayaw yung katutubo. Sige, wala ka na. Nakukuha sila ng tubig dito? Meron po kasi yung bukal dyan sa loob. Ah, may bukal? Ito na yung dam kabayan, no? Yung mga ano na, sulat-sulat na rin. Ayun, mga bandal. Oo nga, no? May mga butas pala, no? Malalim mo dyan? Hindi naman daw, boss, kung malalim. Malalim? Hindi naman. Hanggang dito lang. Ah, dyan lang? Sige, sige, sige. Kunan ko lang muna mo. Ah, ito na yung Laiban Dam Kabayan, no? Supposed to be ito kasi yung magiging project nung panahong 2009. Kaya lang, hindi siya natuloy. So, ang ginawang bagong project nito, yung Kaliwa Dam na. No? Pero ito, ang portion na kung dito guys, tunneling, dito lang kukuha ng tubig para magkukunik papunta sa may Kaliwa Dam. Sige sir, itong Laiban Dam sir, panahon pa ni Marcos nakatayo to. Yan na. So, supposed to be ito yung magiging big dam na project nung paong panahon at taong 2009. Opo, kung natuloy. Kung natuloy, no? Hmm. Right. Ano, kaya siguro, kaya ito natigil siguro kasi yung narinig ko lang din sa ibang tao na ano daw, na nung tinest yung mga lupa, medyo malalambot yung mga bundok. Ah, okay. Yung soil testing. Testing sila. Para malalambot, baka daw, baka siguro gumunay, sila kaya hindi na tinuloy. Ah, kasi isa sa kondito yata yung criteria, yung lupa kailangan kung matibay, no? Opo, kailangan talaga matibay. Kasi yung pag nababad sa tubig yan, gumuguho.
Oo. Ito sir, anong buntok yan sa harap dito sir? Sa Odaiban po yan sir. Ha? Odaiban, sa ano po yan? Buntok po yan ng Miriam. Miriam College. Miriam College, Mountain. Ano po siya, inuupahan po siya ng Miriam para taniman ng mga puno. Ah. Forestry po dyan ng Miriam. Ano yung Miriam School ba yan? Opo. So parang ginawa nilang forestry ang lugar dyan? Hmm. Ang ganda po ng ano ng Miriam kasi nag-uupa sila sa tao, tataniman nila ng mga fruit berry. Oo. Sa mga tao na yun, hindi na sa kanila yun. Umaga, binigyan na nila ng trabaho. Meron pa silang mga halaman. Meron mga halaman. Bali yung mga... Tinatanggal yung mga puno. Ah, wala. Yung mga damo lang po, tatabasin nila, doon nila itatanim yung mga halaman. Doon nila itatanim. Sisingit nila sa mga puno kahoy. Ah. Yung mga, yan nakita niyo yung mga tabas-tabas na yan, sir. Oo. Yan po yung mga katutubo na... Katutubo? Tinataniman nila ng palay pang suporta nila sa pang-araw-araw ng pagkain. Oo. Palay po yung mga tanim dyan. Ah, okay, palay na yan dyan sa taas. Yung parang kulay brown doon sa taas. Opo, mga palay. Malagkit. Malagkit. Palay bundok. So yung mga palay, binibenta nila o? Pansarili, sir. Pansarili. Pero pagka yung marami, binibenta nila, mahal ang kilo. Mahal. Opo. Pagka mga tagalabas ang bibili, mga taga Manila. Okay. Yun yung mga brown rice. Brown rice. Mga malagkit na kulay violet. Kula. Okay. Mga... Ano, ang sabi nga natin, pagka yung binernal na palay, dito mo niluluto, tapos apat na bahay, amoy pa rin yung amoy nung kanin mo. So, sir, yung mga kadalasan naliligo dito, mga taga, saan barangay yan sila, sir, katulad nito? Taga Sampaloc po, sir. May kamag-anak po sila sa mga, taga Sitio Manggahan. Saka Sampaloc sila, tapos pumunta dito sa Sitio Manggahan, tapos naliligo? Opo. Kasi may libingan din po rito, mga nag-ano sila ng undas. Ah, meron palang simenteryo dito? Opo. Okay. Ngayon sir, meron palang akon dito, may aso pala. Tapos ayun, meron ni kabayo. Kabayo po ang service ng mga tao rito. Ah, kabayo yung service nila? Opo. Panghakot ng mga kalakal, yung mga palay, palay. Kuya, mga kalim nila, kamuting kahoy, buko, niyog, may bebenta. Hmm. Itong nakikita nyo ngayon, ito po yung Laiban Daraitan Tunnel. Kaya yun ang tawag nito kabayan kasi ang labas kasi niyan doon na sa may barangay Daraitan. So ito sana yung magiging Laiban Dam which is ni-propose pa nung taong 1970s pa. Bali panahon ni former President Ferdinand Marcos talaga itong project na to nagsimula. So ngayon ang natapos lang nito itong tunnel which is more than 30 years na siyang na-cancel at hindi natuloy, no? Kaya ito yung itsura niya ngayon. Yan. So, kasi marami ding kung ito guys, marami mga taga-indigenous dito na nakatira, no? At saka yung mga ibang nag-oppose dito ay kasama sila, yung mga indigenous, saka yung mga kondaw, tatamaan na yung Sierra Madre Mountains. Yan. So, kung natuloy sana to kabayan, no? Nung 1970s pa sana, no? Hindi magkakaroon ng water crisis sa Metro Manila. Yan. So, kwan sana kung hindi na pa talsik si former President Ferdinand Marcos nito, kwan sana na natuloy, no? Kasi yung pagkaupo ng Aquino administration dito, kwan na siya, pinahinto yung project, kumbaga pinashield. Itong nakita nyo ngayon, guys, ito po yung river. Dalawa to eh. Magkoconnect yung dalawa sila tapos dito, papunta na yan sa may Daraitan hanggang dun sa may Kaliwa Dam. So, meron pa rin halaga dito kasi itong mga tubig, nagbibigay ito ng supply para dun sa gagawin na Kaliwa Dam project. Doon naman yun sa may Infanta, Quezon Province. Yan, yung kulay blue.